wala ba? Mas katakilang maging ka. Nagbibigyan tayo ng pagkakataon na mag-aral. Kaya tayo nandito, hindi makipag-away. Hindi tayo makipag-aral. Naniniwala ko na ang ating po mga kapatid ng mga Muslim, sila po ay may katangian ng kalaitan. At sila po ay talagang nandun sa puso nila ang paghanap ng katotohanan, pag-aaral. Ika nga po, base po sa katuluan nila, na isang Muslim ay hindi dapat tumigil sa pag-aaral. Ganon din naman tayo mga Yerusalem. Patuloy pa rin ang ating paglago sa karaban. Kaya tayo narito. Salamat sa dakilang Amerika. At salamat din sa ating mga panauwi, Ustad, Iganda, Rasil. Salamat sapagkat kayo po ay narito at ang inyo pong mga kasama ang inyo pong dalangin na sa ating pong pag-usap na ito daw po na magandang resulta sa buwan po at gabay ng napitagay. At ngayon po ay hayaan natin ang ating kapatid na si Ustad Rasil Dasa na kanya pong ipahayag, ipipeng sa tema na kung saan aming pinagkasunduan. Ito po yung papatunay na ang Islam ang reliyon ng mga sinaunang mga parela. Ganun din po sa panit natin ay patutunayan natin ang Yahwism ang tunay na reliyon ng mga sinaunang mga parela at hindi ang Islam. So, sa ano man po mangyayari ang tinatawag natin na pagpapahaya ay kung meron man tayong madiskubre na parang nakakasakit sa ating damdamin o para ba masyak tayo na parang nakita na may mali sa atin ay huwag po tayong mag-iha. Ipakita pa rin po natin ang pagiging matuwid, ang pagiging banal. Sapagkat ang mga tao matuwid at banal, sila yung mga taong ginagabayan. Salamat po, yan po yung paalala. Ngayon po ay ating ibigay ang pagkakataon sa kapatid natin si Ustad Rashid Indasan na kanya pong ipakitilala ang Islam bilang reliyon ng mga Portugues. Ano magiging? بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Oh my Lord, open for me my chest. Usagawa natin puso at pagaliin mo sa akin ang gawain ito. And loose the knot in my speech that they may understand what I'm going to say. Ito po ay Quran, panalangin ni Nabi Musa alayhis salam. Si Propeta Moises po. Pare pa natin pinapanood. At assalamu alaikum. Ngayon po ang mapayapaan. Salam, shalom. At ako po'y nagagalak at sapagkat tayo naipitahan niyo po kami rito. Salamat po sa mainit at pagtanggap po ninyo. Kaya ako po'y tutuwan kayo po eh. Sisikapin ko po siya na masunod po yung sinasabi ng Quran. Pagdating po sa mga talakayan kasi sabi po siya sabi niya sa akin ay Uduhin na sabili ng Bika Bilik Walmawin ni Hasan Wajad ni Hamdun na Ikas Nagyayahan ninyo ang pangatakos sa daan ng Yurab. Alam ba yung orange sa pagkakagamit ako ng Yurab. Ama yung kasi Yurab, hindi talaga matranslate mo. So, sa na may karunungan hikmah, hokma sa iyo, hikmah sa harap. At magandang pangarap. At tumulik sa ka sa kapamaraan ng mahinang. Pwede ko yung argument. Hindi ko naiwasan. Kaya lang,
sa kapamaraan. So, ito po, ito po yung pag-aharap namin. So, kung ako may masasabi, may manasabi sa inyo, na masasabi, na po hindi po sinabi ko, pagpamay ko. Itindi na po ako ngayon. Patutunayan ko po, inshallah, na kamisda po ang reliyon ng sinakunang propeta ko, Quenchan ba? Alam naman ho natin kung sino yung mga propeta na yun. Ngayon, mayroon po akong way para patunayan ko itong mga. Una, gagamit po ako ng internal evidence. Mahalaga yun. At siyempre, pag sinabi internal evidence, ay unang kinisunan ang aming pumatay ay ang maluhating Quran. And with all respect po, as far as I know, if you're going to compare the Bible and the Quran, eh, wala po akong nakita mas malinaw kung ano ang pangalan ng reliyon. Sino nagbigay ng reliyon? Ano yung pangalan ng reliyon? Kundi, sa Quran. At isa-isa ko po yung internal evidence sa sinasabi. Una, ang sabi po ni Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَتَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Kaya panatilihin mo ang iyong mukha sa reliyon bilang isang makatotoo. Ang katalagahan ni Allah. Nasa pamamagitan ng katalagahan ito, sa makatid yung reliyon ito, nilalang niya ang mga tao. Meron palang reliyon na siya namang katalagahan ng tao, nature po ng tao, na sa pamamagitan ng katalagahan ito, niligtas niya ang tao. So meron pala, ito pala tayo sa reliyon, ito niligtas ang tao. Kasi ang Islam ay submission to the will of Allah, the will of the Creator. Lahat po ay nagsasabit sa kanya, walang niligtas. Ay maliban sa kanya, siya lumalang. Kaya lahat po nilalang. At walang nilalang na hindi sumusunod. Diba? Kul, innani hadani rabbi ila sirati mustaqim dina qiyaman millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal mushrikin. Narinig yung salitang Ibrahim. Pasensya na kayo kung may sur, nilalakas ako ng kwento. Sabihin mo, napasabi ko kay Propeta Muhammad, tunay na ako ay pinagtubayan ng aking Rab, Panginoon, sa tuwid na landas, isang reliyong tama. Ano itong tuwid na landas? Reliyong tama daw. Na reliyong ni Abraham bilang isang makatotoo at hindi siya napapilang sa mga nagtatambay sa pagsama sa nag-iisang Diyosan. Ito pala, reliyon ni Abraham. Isang matuwid na reliyon. Eh, sino po ba si Ibrahim? Si Ibrahim, alas na lang, si Abraham. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana Hanifan Musliman wama kana minal Musyrikin. Sino po si Abraham? Si Abraham ay isang, ay hindi isang Udyo. Paano siya naging Udyo? Eh, ako niya yun eh. Ang Diyo, gira po tayong evidence dito. Ang salitan ko ay galing sa Duda. Tutuwa ko, hindi pala kay Udyo rin. Lalo hindi sa Kristiyano. Kailan din ang na-invent yung salitan ng Kristiyano. Ngunit, ano siya? Bagkos siya noon ay isang makatotoong Muslim. Muslim pala si Abraham. Hindi siya napapilang sa mga musyrik. Pag sinabing musyrik, nagtatambal siya sa medikal. Yan ang isabi ng musyrik. Okay? Nagtatambal. Ano pa? Kaya, eh, kilala naman si Abraham. Ano ba si Abraham sa amin? Sa aming pagdarasal, parating namin pinapangit si Abraham. Allahumma salli ala Muhammad wala ali Muhammad kama salita ala Ibrahim wala ali Ibrahim innaka hamidul majid.
Hindi pwedeng wala si Abraham sa bibig namin, sa pagdarasal namin. Paratisan na ito. Eh ano ba ang ginawa ni Abraham? Ang sabi ko sa Quran, inna awwala baytin udi'alin nasi lalladhi bi Baqqata mubarakan wahudan lil alamin. Tunay na ang unang bahay sambahan, unang templo, para maintindihan ng iba, unang simbahan, unang lambanan na itinayo para sa mga tao ay talagang ang nasa Baqqa. Isang pangalan po ng Makka, kung tawagin ng iba, Mecca, ay Baqqa. Yung Baqqa po, yung black stone, yung Kaaba, tapos yung surrounding mo, ang tawag doon, Baqqa. Yung pala yung unang dambana na itinayo para sa lahat ng tao. Unang bahay ng Diyos. Sa Jerusalem, ako na hindi nagkayo ito si Solomon. Pero yung unang bahay, kaya pang nagdadasal kami, nakatapat kami sa Makka. Sa balubugan ng araw, halimbawa dito, pipiit na kami ng konti. Hindi kami nagkayo. Ha? Meron kami direction of prayer. Kaya, ito si Abraham, nung binayo nila, kasama si Ismael, yung bahay na yun, unang dambana, nanalangin sila. Nanalangin sila kay Allah. Mamaya po, nababanggitin ko yung salita ng Allah, sa isang parang yung sigula. Sabi niya, sabi ni Abraham, kung sila yung nanalangin, Panginoon, o aming Rab, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tanggapin mo mula sa amin ito, O Rab, kapagkat ikaw ang tunay na nakakatinig ng mga panalangin at nakakaalam. So nalalagi yung mga si Abraham at saka si Ismael. Eh, ano bang reliyon yung sinasabi na reliyon ni Abraham? Isa-isa natin. Kaya sinabi ho ng may at ng nag-iisang may lalang sa ating lahat, inna dina indallahi Islam. Dunay na ang reliyon sa ganang kay Allah ay ang Islam. O pinangalan niya, sino nagbigay ng pangalan? Si Allah. Ang may lika. Ano sabi niya? O ano raw ang reliyon na binigay niya? Islam ang pangalan. Na sa pamamagitan ng Islam ito, yung kadalagahan pala ito ng Diyos, nilikha niya ang lahat ng tao. Ano itong reliyon na ito? Matuwid. Tama. Reliyon ni Abraham. Ano pangalan? Islam. Yun po ang aking internal evidence. At nung pagdating ng apo ni Propeta Abraham sa mga tuwing si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas lalong na-perfecto na itong reliyon. Pag sinabing perfecto, wala nang ibang aral na darating pa. Kasi si Isa al-Masih, sugo sa Israel lamang, di ba? Si hindi pa kompleto. Pero pagdating ni Propeta Muhammad sa bilang muling sugo, ano lang sinabi ng may likha sa atin? Sa araw nito, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa'atmamtu alaykum ni'mati waraditu lakum al-Islam dinan. Sa araw nito, nilubos ko para sa inyo ang inyong reliyon. Binuo ko sa inyo ang aking pagpapala. Kinalagdan ko kayo. Kaya, Islam. Kinalagdan ko kayo para sa inyo ang Islam bilang reliyon. So, perfecto na. Ang Islam. Siya mismo nagbigay ng pangalan. Sino nagbigay? Ang Mekaba. Ang Mekaba. Anong sabi niya? Islam. O ngayon, para mas lalong maintindihan, so pwede bang pumili ang tao ng ibang reliyon ka? Pakinggan natin ang sabi niya. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ang sino mang maghangat pa ng iba pang reliyon maliban sa Islam, hindi yung kailanman tatanggapin mula sa kanya. At sa kabilang buhay, magiging kabilang siya sa mga talunan. Ibig sabihin, hindi maliligtas. Napakalino eh. I don't know kung
mababasa ito sa Biblia. Kaya nga nagtatalo-talo yun, naniniwala sa Biblia, o ano rin, masaklap pa dito, hindi kailangan na rin. Kasi walang malino, nakalagay sa Biblia. May diwa, naniniwala ko, o ano yun. Pero yung pangalan, yun po. Kaya siguro pagtinding namin yan ni Cohen, ay makagamit din siya ng internal evidence kung saan naman yung yawisin. Kasi parang maniwala, wala, halimbawa, hindi mo na kayo naniniwala sa Quran, pero pag binasa yung Quran, if you're going to get the Quranic facts, kayo mismo magpukulit, yung Islam pala, yung really yung sinasabi sa Quran. Nakuha niyo. Yung Bible, kayo maniwala ka rin ko, kente, I'm sure, halimbawa, di ba tayo magpasa ng Quran? Ang pagkatapos kong basahin, iba-iba yung Quran. Sinasabi na, sinasabi na, hindi. Kasi wala akong nakitang malinaw kung ano talaga ang Biblia. Kaya, yung internal evidence na sinasabi ko kay Cohen, maganda, ito respect kay Cohen, mabasa niya. Sabi niya, Old Testament, may pinipili iba sa New Testament na tinatawag. Diba? Mabasa rin ito. Nag-Diyos mismo nagsabi, ang inyong relyo ay yawisin. Diba? Malinaw, mas malinaw. Yung po nga. Now, yung akin pong nasa ito. Yung akin pong tinatawag na ilang minutes na lang po. Pakiano po ko sa minsan. Pakiano po ko sa ilang minutes. Question na po, 3 minutes and 30 minutes. Salamat po. Pakibasa mo nga. Yung nakalagay niya sa... Hindi, 11 minutes, sorry. 11 minutes and 25 seconds. Ang akin akong support. Salamat po siya. Pakibasa mo nga. Deuteronomy chapter 11. At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan, at ibigin mo siya, at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at buong kaluluwa mo. Naganapin mo ang mga utos ng Panginoon at ang kaniyang mga palatuntunan na aking inuutos sa iyo sa araw na ito, sa iyong ikabubuti. So, yung kahulugan po ng Islam, using external evidence on our part, which is the Bible, naniniwala ko, nasa Biblia. Kasi yung pagsuko, pagganap, pagsulo, pag-ibig, nauuwi po yan sa isang salita. Sa makapit ang Islam. In fact, pag binasa natin, Bible, pakibasa mo nga yung James chapter 4 verse 7. Ngayon ko lang kay Cohen, kasi binabasa ko yung ibang mga yawisin doon sa Amerika. Tinatanggap nila yung James, yung New Testament. Sabi sa chapter 4 verse 7, Bible, pasakop nga kayo sa Diyos, natakwat, magsilangsang kayo sa Diablo at tataka siya sa inyo. Sabi sa English, submit yourself therefore to God. Makita mo, submit yourself therefore to God. So, nandun po yung salita ng Islam. Submit. Diba? So, marami pa hong talata. Ginamit po yan ni David, ginamit ni Solomon, ginamit ni Samuel, ginamit po ni Joshua. Yung salitang submission, pagsukong ganap sa Amerika, nandun po. So, nandito po sa Biblia, yung kaulugan po ng Islam. Talagang merong relief yung pagsuko sa Amerika. At yung mga sumusuko ay tinatawag ng suko. Kaya kami naniniwala, ang lahat ng suko ng Diyos, gaya na rin ang ipinagbaunan ng Quran, na lahat ng mga propeta ay mga Muslim. Hindi bago ng reliyon. Sabi sa surah chapter 4, may basa mga bagay niya. Chapter 4, 163. Chapter 4, 163, ganito po ang ating mababasa sa surah Isa. Verily, we have sent the revelation to you as we sent the revelation to Noah. And the prophet after him. We also sent the revelation for Ibrahim,
Ismail, Ishaq, Yaqub, and Al-Ashbat, that offspring of the twelve son of Yaqub, Isa, Ayub, Yunus, Harun, and Sulaiman, and the wood, we gave the Sawood. Pakibasa mo yung 43, chapter 43, verse 13. 42 pa, 42, verse 13. Maluwal hating po. Chapter 42, verse 13. Ganito po ang ating mababasa. He has ordained for you the same religion. Like he, the Most High, the Creator of heaven and earth, ordained for you, kay Muhammad, the same religion, tulad. Which he ordained for Nuh, and that which we have revealed to you, and that which we ordained for Abraham, Musa, and Isa, saying, you should establish religion and make no division in it, intolerable for the Mushrikun, is that which you, ito O Muhammad. Ito palang mga major prophets na nabanggit, si Noe, si Abraham, si Moises, si Jesus, si Muhammad, iisa ang daladala nilang religion. Ano yun? Islam. Malinaw na nababasa sa maluwalhating Quran. Pero wala namang Muslim na magtatalo. Ah, hindi ang religion ay ganito. Hindi. Malinaw ang Quran yung ganito. Siguro kung sumasampalataya ang mga kababayan natin, kapatid natin na yung Islam, wala na tayo ngayon. Ngayon, huwag naman sana akong masisili. Okay. Sa pagbabasa ko ng Biblia, wala akong nabasa ng Yawisin. Diba? Kaya nga ako, nakipagmaduran din ako sa saksi ni Yoba. Sandali lang, yung saksi ni Yoba nagsimula lang 1930s. Kay Rather po. Pinarehistro niya. Ang dami nangyari sa Bible ngayon. Diba? Kukuha ng isang talata. Sabi ko, sabi ko sinasama. Lalo sa mga Kristiyano, no? Ngayon, ilang minutes na po? 60 minutes. Naman ako sure. Bakit po ako hindi ko mapayag sa salitang Yahweh o Yahweh? Alam po. May mga evidence po tayo ito, pero alam po, alam din yan. Una, hindi na po kayang basahin ito kasi consonants ang mga Hebrew characters. And there was a time na namatay po ang Hebrew. Paano mo babasahin yung Yud, He, Waw, He, YHWH? Kaya may isang pag-aaral, yung mga Masorites, dinagdag yung dinagay kasing Adonai. Nagkaroon sila ng superstition, hindi pwedeng basahin, napakabanan. Kaya naglagay sila ng Adonai. Eh alam, later on, sabi nga dito sa evidence ko, alam niyo ba, recently, lalo na sa pagdating sa West, yung salitang Yahweh, doon pala talaga umuspo sa Western world. Ito po ang sabi ng isang scholar, Hebrew scholar Wilhelm Jesenius, 1786-1842, suggested that the Hebrew punctuation, which is transliterated into English as Yahweh, accurately represent the pronunciations of tetragrammaton. Sino po may sabi? Si William Jesenius. Ikaw, makailan lang mo ito? Although, later, much later, yung mga Masorites, nangyari, yung salitang Adonai, yung Bawel, na ilagay doon sa may lumikot doon sa tetragrammaton. Kay Yahweh yan. Kay Yahweh. Hindi tayo makatitiyak sa tamang pagbasa kasi wala po tayong pagbabatayan. Olo. Ewan ko lang. Kung alam po, ikaw ay ito, ito. Alam niyo ba ang ginawa para matranslate yung YHWH? Humiram sila ng similar or identical language, which is Arabic. Ang Arabic po malapit sa Hebrew, Semitic language. Paano po basahin ng mga Arabo yung YHWH? Malapit-lapit ng konti kay Koy, sabi niya si Koy,
ay Yahweh. Sa Arabic naman, Yahuwah. Yeah? Pero hindi pa yung pangalan. Kasi yung Yah ay O. Huwa ay He. O He. O Siya. Ano pong problema pa? May problema po ako, brother. Kohen, ano po? May problema po ako, mga kapatid. Pagdating po sa Bible, ito respect po sa inyo. Pagdating po sa pangalan. Tingnan nyo. Sabi ho dito, brother na pakibasa mga Exodus chapter 6 verse 3. Exodus chapter 6 verse 3. Chapter 6 verse 3. Yan dito po ang ating mababasa. At ako nagpakita kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit sa pamamagitan ng aking pangalan Jehovah, noon ay hindi ako napakilala sa kanila. Sa mga tweet, ito ginoon Jehovah. Sa mga tweet, tetragamat ang poin, YSWH. Sa pamamagitan ng pangalan YSWH, ay ano raw, hindi ako napakilala sa kanila. Eh, ito yung problema ko. Sa pagkat, ito yung nasa Exodo. Pero, lalabas sa Genesis chapter 15 verse 7, brother, pagbinasa mo. Genesis chapter 15 verse 7. Ganito po ang ating mababasa. At sinabi sa kanya, ako ang Panginoon na nagpaalis sa iyo sa Ur ng mga Kaldeo upang ibigay sa iyo ang lupain ito na manahin mo. Dito, Panginoon, yung basa mo eh. Pero ito, tinitiya ko sa iyo, tetragamat mo. Lumalabas dito, kilala ni Abraham, Yahweh o tetragamat mo. Pero doon sa Exodo, hindi nga kilala. Merong sining, contradiction po dito. Ano pong sinasabi ko rito? Ang stand po namin mga Muslim, pagdating po sa pang-aanul kita, hindi na talaga alam ang pangalan ng Diyos. Kaya kung may pagtatalo eh. Kita nyo sa Exodo. Tres, si Sai. Kung mabasahin mo, nandiyo yung tetragama po. At sinabi ni Yahweh kay Moises, at sinabi ni Moises kay Yahweh, at sinabi ni Yahweh kay Moises, eh bandang din wala. Sinusugo kita sa Israel, di ba? Sa chapter 3 verse 16. Eh sabi ni Moises, Jesus, susuguin mo ako sa Israel. Yumaong ka at tipunin mo ang mga matanda sa Israel at sabihin mo sa kanila, ang Panginoon, ang Diyos ng inyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob ay napakita sa akin na nagsasabi, tunay na kayo'y aking dinalaw. At Last 7 minutes. At sinabi ni Moses sa Diyos, narito, pagdating ko sa mga anak ni Israel, at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga magulang, at sasabihin nila sa akin, ano ang kaniyang pangalan? Sandali lang. Akala ko ba nangungusap na po si Tetragrammaton, pangalan nyo? Sinabi ni Yahweh kay Moses, at sinabi ni Moses kay Yahweh, pagkatapos nagsalita si Yahweh, susuguin ko sa Israel. Ano sabi ni Moses? Eh sandali lang ho, susuguin niyo ko sa Israel. Eh tatanungin nila ko, kino nagsugo sa'yo? Ano po ang inyong pangalan? Alala kasi hindi pa pala niya kailan. Kaya ngayon nagpakilala yun doon sa kanya. Ano yun? At sinabi ng Diyos kay Moses, akong yaon ako nga. Dito, ako'y si ako nga. Alam niyo, kawhe, may nakalaban mo ako, iglesia niya ako nga. Masisisi mo ba yun? Kasi yung pangalan doon ng Diyos. At may nakalaban din po ako, Trinity Bible, ganito, sa Antipolo, na Messianic Iglesia, ang pangalan ng Diyos, Yiru. Napahayag po sa kanya, nagsalita sa kanya si Yiru. Ito respect mo. Kailangan tumingkayag kayo para mabigkas mo yung problem. Ano pong dinasabi ni Kara si Yiru? Hindi na po natin alam ang pagbasa ng tetragrama po. Kahit ano pong ganda ng paliwanag kung paano basahin ito, Yahweh, Yahuwah, Yahoo, Yuhu, sa Arabic, Yahuwah, hindi po pangalan para sa amin yung salitang Yahuwah. Kaya nga sa Quran, may mababasa ka, Wallahu alladhi la ilaha illahu. Nandun yung salitang buhay. Kasi yung huwa ay He. Kaya pag tumatawag ang Yahuwah o Siya, kaya nga may karuktong eh. Yahuwah, Yahweh, El.
Yun ang pangalan. Meron po akong evidence dito. Although, ito ay Christian scholar, kilala si Scofield, pinapaliwanag niya na dito sa Genesis chapter 1, verse 1, nandito po yung salitang Allah. Eh, sandali lang po, okay na. Sino po ang matanda? Si Ismael. Sino po ang nagturo kay Moises? Si Jethro. Ano po si Jethro? Arabo. Ano po siya? Kohen. Pari po siya. Saan? Sa Midianites. Ano yung Midianites? Northern Arabia. Sa makatuwid, sa mga Ismailita. Hindi nawala ang pagsamba sa nag-iisang Diyos na tunay. Kinikilala nila ang tunay ng Diyos. Sama, si ano nga eh? Mamaya babasahin natin. Si Jethro, siya mga unang-unang nag-alay para kay Moises, para sa mga Israelita. Siya ang nagsunog para sa nag-iisang Diyos na tunay. Si Jethro ang advisor ni Moises. Si Jethro ang nagturo kay Moises patungkol sa Diyos. Arabo po siya. Oh. Eh yung Allah, mas matanda. Sapagkat itinuro ni Ismael, ang panganay na anak ni Abraham. At si Abraham, at si Ismael, itinayro ang unang-unang dambana, templo, para sa buong sangkatawan. Saan? Sa Baghdad. Sa Baghdad. Ang Baghdad. Ito na muna po. Maraming salamat po sa inyo. Last may ata 3 minutes. 3 minutes ba? Okay. Tingnan nyo. Pakibasa nga, brother niya. Basahin natin yung sinasabi kay Jethro. Samantalayin natin. Baba-baba pa, tingnan mo, ha? Basahin mo nga yung nasa Exodo. Basahin mo yung Exodo. 18:12. Dito, ating mababasa sa Exodo, kapitulo 18, talatang 12. At si Jethro, na biyanan ni Moses, ay kumuha ng handog na susunugin at mga hain para sa Diyos. Okay, tingnan nyo. Ito po yung kauna-unang paghahandog na ginawa. Sino pong gumawa? Arabo. Para kay Moses. Eh, sino ba si Jethro? Basahin mo pa. Basahin natin, Brother Knight. Verse 19. Dingin mo ngayon ang aking tingin. Papayuhan kita at sumagot nyo nawa ang Diyos. Ikaw ang maging tagapag-akay sa bayan sa harap ng Diyos at dalhin mo ang pangalap ng sino po, Diyos. Sino po ang kohen ni Moises? Si Jethro. Paano siya naging pare? Wala pang mga i-establish ang Israelita nun. Paano siya naging pare? Sa makatuit, kilala ni Jethro na Arabo, na taga-Arabia, ang tunay na Diyos ang nag-iisang lumalang sa ating lahat. Sabi niya, sundin mo ako at pagpapalain ka ng Diyos. Sino nun siya ni Moises? Na makatuit, gusto natin makilala ang Diyos na tunay, pakinggan natin ang panganay na sa makatuit. Ganun na lang muna. Mamaya na iba. Amin, Diyos. Maraming salamat po, ha? Ilan muna, ha? Ilan muna, para... So, anyway, duminis ha? Okay. Dumindig po ako, pinakita ko po sa inyo internal evidence mula sa Quran. Mismo ang Diyos nagsabi, ang reliyon sa ganang kay Allah ay isma. Ito ang reliyon na matuwid. Tamang reliyon. Ang reliyon niya, bra. At kapag pumili ka pa ng ibang reliyon, hindi nakatanggapin ng may likha. At sa kabilang buhay, makakasama ka sa mga talunan. Ibig sabihin, hindi ka magtatanong ng kaligtasan. Malinaw. So sana, pagtindig ni Cohen, mabasa sa atin. Alam ko matalino si Cohen. Pero, using internal evidence sa Bible, particularly Old Testament, mabasa natin yung the most high, yung lumalang sa ating lahat. Mababasa natin na siya mismo nagbigay ng Yahwism as the root, the religion of the true prophets. Hintayin ko natin, pakinggan natin si Roy. Maraming salamat po siya. Sa ngalan ng katastasan sa lahat at yun
sa hapon ito, sa umaga nito, ay aking ibabahagi naman sa inyo. Kaya po ng ating pinapag-usapan na papuntunayan po ni kapatid Dasa Moses na ang Islam ay tunay na reliyon ng mga propeta. Sa panikoy naman po ay patutunayan po na ang Yahwism ang tunay na reliyon ng mga propeta at hindi po ang Islam. At ipatunuhan. Sa so dito po, ito po yung ating magiging paksa, the ancient religion of the prophets. Sa pagpapatuloy po natin ng Yahwism, ang reliyon ng mga propeta, mayroon po tayong gagamitin tatlong rules. Dapat may ebidensya na hindi galing sa sariling patutuo o akla. Alam niyo po mga kapatid, kapag sinabi ng Iglesia ni Cristo na sila'y totoo, ayon sa pasubo, ang maniniwala ay yung membro. Bakit? Kasi nagpatutuo siya ayon sa sarili niya, akla. Kapag ka nagpatutuo ka sa korte, ayon sa sarili mong kapahayagan, ayon sa sarili mong akta, ayon sa sarili mong akyat, ang patutuo mo ay hindi po sabihin natin sulidong patutuo. Katulad po ng isang Mormon, sasabihin niya, kami ang totoo ayon sa The Book of Mormons. So yung patutuo nila, ayon sa sarili nilang patutuo. Parang yung isang bata na sabi, ang tatay ko'y guwapo, ang tatay ko'y mabait, pero ang tingin ng mga tao sa kanya, hindi naman. So, yung patutuo na nagagaling sa sarili, na sinasabing internal evidence, ito po'y malinaw na mababaw na patutuo o magbabaw na ebidensya. Kailangan kukuha tayong ebidensya na hindi nanggagaling sa ating sarili. O kung tayo may magpapatotoo na tayo totoo, dapat kukuha tayong ebidensya sa iba namang source, hindi lamang sa sarili natin. Ito po. Kaya pangalawa, ang ebidensya ay hindi sa sariling paliwanag, filosofiya o doktrina. Ang kasaysayan, number 3, kasaysayan, history, mga natagpuan material, artifacts sa lugar na pinangyarihan, mga antigong kasulatan na bago pa dumating ang Messiah, Kristyanismo, Muhammad, at Islam ng mga kalib. Bago pa dumating ito, dapat meron tayong may papakitang patunay kung ano talaga ang reliyon ng mga sinaunang mga propeta. Tama po ba mga kapatid? Ano ang mabuhay sa atin? Nung kami ay unang nakita ni Ustad, Rasinidasa, dito po, tinanong niya ako ng isang tanong. Sabi niya sa akin, Ohen, paano mo matitiyak na kayo nga ay totoo? Eh ngayon lang kayo dumating, ngayon lang kayo pinanganak. Hindi nga kayo binala sa ibang lugar eh. Tsaka iilan lang kayo. Paano kayo naging totoo? Ang sagot ko po sa kanya, ang pagiging totoo, hindi po pinag-uusapan kung kailan pinanganak. Ang pagiging totoo, ang pinag-uusapan ay yung doktrina na dinadala. Sapagkat sa doktrina, nakikilala kung ano at kung kailan at kung saan ang galing ang iyong pananampalataya. Halimbawa po, ang Iglesia ni Cristo, kahit hindi magpakilala ng isang, na siya isang Iglesia ni Cristo, makikilala mo ba siya na isang Iglesia ni Cristo? Opo, saan? Sa aral. Tako ba? Kahit anong reliyon, kahit hindi sa magpakilala na sila ganito, pero sa aral na dala nila, nakikilala sila kung anong klaseng reliyon sila. Therefore, mga kapatid, masasabi natin, the one that will connect us to the prophets, to the real prophets of the great creator, is the doctrine. Doktrina. Hindi po kung kailan ka ipinanganak. Kung hindi po kung kailan, kung saan kayo ipinanganak, saan kayo, kung ilan na ba kayo. Sapagat alam natin, gaya po nung mga sinauna, mga propeta, hindi po ganun karami ang kalangaan kayo din naman. Sa panahon ni Propeta Noah, alam po natin maraming napahamak, ngunit iilan, wawalo lamang ang naligtas. Maaari hindi kilala si Propeta Noah, Propeta Noah sa ibang lugar, na kung saan ang napahamak ang mga tao ngayon, hindi siya kilala kung wala pang media noong araw. Pero, pag pinag-uusapan ang katotohanan na nakay Propeta Noah,
hindi pinag-usapan kung marami na sila o kung saan o kung kailan sila pinanganak. Ngayon, balikan natin po. The connection between the ancient prophets and the modern chosen people of the great creator is the doctrine. Dito tayo mag-uutay. Dito tayo magkakaroon ng link sa doktrina. Ipapakita ko po sa inyo ang ilang katuruan ng mga Hebreyong propeta. Tanggap po ninyo, tanggap po ng mga Islam, ang mga naunang propeta bago si Propeta Muhammad ay mga Hebreyong propeta. Tama ba? Bago pa man, nga, sabi nga ni Kapatid Rasul Indasan, na ang tagapagpalil daw ni Propeta Moshe ay isang Arabo. Mamaya, patutunayan ko sa inyo na itong isang Arabo na sinasabi ni Kapatid Indasan na tagapagpalil ni Propeta Moshe ay isa pong mananamba sa dati ng Yahudi. Patutunayan ko po sa inyo yan. Hindi ako gagamit ng internal evidence. Na gamit tayo ng ebidensya sa alin mismo sa iba. Kasi kapag nagpatuto ka sa sarili mo, parang pinuhuli mo sa sarili mo. Pero kapag iba ang nagsalita, meron pong, ikaw nga, meron pong katotohanan kung iba ang nagsabi at kung karamihan sa nagsasabi ay yung mismo na merong daladalang mga katibayan. Alright. Pag-focus naman po ako sa dalawang topic, bagamat marami po ito, no? Pero dito na ako, yung hinighlight ko po ito, dito po ako magpo-focus, mga kapatid. Yahweh or YHWH is the only creator of the heavens and the earth. The only one who is worthy to be worshipped. The seventh day Shabbat, Saturday, is the sacred day of worship. Dito po ako magpo-focus. Ito po yung sinasabi natin, the doctrine of the ancient Hebrew prophets na tinuturo noong una pang panahon. At dahil po ito rin yung doktrina ng Yawisim, masasabi natin ito ang reliyon, panampalataya ng mga propeta. Tuloy pa po natin. So makikita po ninyo, ipakikita ko sa inyo ngayon ang great evidence of the ancient teachings of the Hebrew prophets. Tandaan po ninyo, madaling magsabi, kami totoo, ayon sa ganito, aming sariling aklat. Madaling magsabi nun eh. Ginagawa yung ibang reliyon ng mga Mormons, ayon sa aming sa sariling mo, Book of Mormons, ayon sa pasubo namin, sabi ni Iglesia ni Cristo, kami totoo, madali magsabi nyo ganyan. Kailangan papatunayan natin na yung ating panampalataya ay nag-exist na nung una pang panahon. Ano ang patunay nito? Ito mga kapatid. Mga artifacts, mapakita natin mga kapatid. Alright. Now, bago pa pinanganak ang Propeta Muhammad, April 22, 570 AD, the birth of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, na meron akong existing doctrine before the Prophet Muhammad was born, there is already an existing doctrine. At ang doktrina nito, unang-una yan, ay pangalan. Bakit? Kasi para makilala kung sino nagturo ng Shabbat, sino nagturo ng bowing down, sino nagturo ng burnt offering, blood redemption, food law, o kosher, o sino ang nagbayad ng Torah, pangalan muna. Kung sino, ano ang pangalan na nagturo at nagpahayag ito. Kaya, papakita ko muna sa inyo the archaeological discovery of the name. At alam po natin, alam ko ni Kapatid Rasul Indasan about the Dead Sea Scroll, over 2,200 times binanggit po ang pangalan banal. Alright. Na makikita po natin, nandiyan yung scroll of David, yung sinasabi niya na Zabur, tama po ba? At ang Allah ay nagbigay ng Zabur kay Dawud, tama po ba? So, ibig sabihin, anong Zabur ang tinutukoy? O yun. Kasi ito pong Zabur na ito, nag-exist napakataga na po, 586 BC. Alright. So, at iba pong mga ka-aklat, aklat ni Propeta Isaiah, Habakkuk, at Leviticus, which is part of the Torah. So makikita po natin mga kapatid that this evidence, hindi ito basta internal evidence, no? External evidence, ito po yung mga masasabi natin that the name was worshipped by the Hebrew prophets. Hindi pa nagkaroon ng Islam, hindi pa pinanganak si Propeta Muhammad. Wala pang Islam sa Saudi. Meron na pong pangalan na sinamba ng mga propeta noong una pang panahon.
At ang sabi nga, ang problema nga ni kapatid Lidasan, hindi na, yun daw ang problema, hindi na mabasa. Yun ang problema ng mga hindi nakatanggap ng pamilya. Makapangyarihan dakilang may likha, at yun nga panalangin ng ating makapalitan Muslim, show us to the straight path. Salpatiya. Diba? Kami idalhin mo sa tamang landas. Sa landas ng hindi ng mga naligaw, kundi sa landas ng mga nakatanggap na iyong pamilya. So kung sasabihin mo hindi na mababasa, at iyan ang pangalan ng Allah, hindi mo mababasa, wala sa iyo pa. Ipagkakaloob ng Allah ang pangalan, ang pagbanggit ng kanyang pangalan sa kanyang mga kinakapatan. Kaya ito, babalik tayo sa talagang pag-aaral. Sa sinauna, ano, sino ang mga binanggit ng mga propeta? This is the great Isaiah scroll. Papakita lang po natin, no? Nasa Isaiah scroll, the name, the Kadush name was mentioned napakaraming beses. Ako'y nagtataka, bakit wala sa Quran ang pangalan ito? Kung ang nagpahayag sa Torah ay isa lang at ang nagpahayag sa Quran ay isa lang, dapat may pangalan na banal ang Quran. Pag-uusapan natin mamaya ng Quran. Ito pa po mga ebidensya. Pakiano ko kung malapit na ako, ha? Para mag-budget natin kasi mahaba ito. 29. So meron po tayo nakita. 586 BC, can you imagine? This name is being worshipped by the Hebrew prophets. Naniniwala tayo sa mga Hebrew propeta sapagkat sabi nga kahit sa mga Muslim, kung hindi sila maniniwala sa mga tao na propeta, hindi sila ipong Muslim. Tama ba yan? Kung sasabihin mong totoo kang Muslim, maniniwala ka sa lahat ng mga propeta. Hindi lang kay Propeta Muhammad. Tuloyin po natin. And we will show you, mapakita po natin, itong pangalan ito na nakasulat po sa apat na letter Hebreo, YHWH. Nakasulat po ito sa pinakamatandang Torah na nasa ngayon sa pangangalaga ng mga Samaritan. 3,650 years old sa Samaritan Torah. Nakasulat itong pangalan ito. Ang sabi po ng Quran na ang Torah ay aklat ng Allah. Tama ba? Opo. Kahulugan, ano ang tinutukoy na Torah ng Allah na kanyang aklat? Nasaan yun? Ito po yun, yung Torah. Ang tanong, anong pangalan ipinahayag doon sa Torah? Anong pangalan ipinahayag ng Allah doon sa Torah? Yeah. Sabi nila, hindi nga mabasa yan kasi YHWH puro consonant, wala pa rin. Yun ang problema. Hindi mabasa pag wala kang patnubay. Subalit kung tinabagan ka ng Allah, ang dakilang may liga, at hindi siya magpapakilala sa'yo. Di ba? At inilihim sa'yo. Dahil ikaw ay malalamba sa kanya, hindi niya inilihim sa'yo ang kanyang panag. Tuloy po natin. Ito po ang mga Samaritan, the children of the common are around. And they are existing. For 3,000 plus years old na po ang religion nito nila. Hindi pa po nagkaroon ng Islam sa Saudi Arabia, existing na po sila. Nakikita nyo para din sila mga Muslim. Kaya hindi po original sa mga Muslim ang gantong kayusan. Ang pagpapakirapan, hindi po original sa kanila yan. Na meron pang reliyon na nauna na kung saan gumagawa ng gayong mga pagsamba. Ayan po ang patunay. One. This connection between the ito pong mga Samaritan. Dito sa video po kung patutugtugin natin na masaya yung ating ibang natitirang oras. Pero sa video na yon, gusto niya na copy noon. Doon po pinaliwanag na ang Hebrew ng mga Samaritan ang siyang original Hebrew. Hindi po yung Hebrew ngayon sa Jerusalem. Na ginagamit yung square na script. Now, the Samaritan, according po sa research ng mga scholar, how the Samaritans pronounced the YHWH, dito po ay Yahweh. Pero ang report po ni Theodore, si Theodore ay isang scholar ng Vatican, pinapunta doon sa mga Samaritan upang imbestigan kung paano binabasa ng mga Samaritan ang Tetragrammaton, ang report po niya ay Yahweh. Alam po natin ang Greek alphabet
wala po silang ginagamit na Y, wala silang ginagamit na W, kaya iyan po ang paliwanag na sabi ng ancient Greek did not have an H sound in the middle of words. So the first in YHW is whether the vowels attached to it would be dropped by the Greek sound. Secondly, Greek did not have a W or a V sound, so the third letter of the divine name must also be dropped or distorted by the Greeks. So as a result, most scholars translate the Samaritan Yahweh back into Hebrew as Yahweh. So ibig sabihin, itong mga tao ito na lahi ni Propeta Moshe, Propeta Haron, o Aaron, na natili ang reliyong ni Propeta Moshe hanggang sa panahon ito sa bayan o sa lugar ng Samaritan. Ang kapahayagan, ang pagbigkas ng banal na pangalan, nabibigkas. Pero bakit hindi nabibigkas ng iba? Bakit? Sapagkat ang tunay na reliyon na itinaguyod nitong mga lahi ni Propeta Moshe o Propeta Aaron ay sila yung reliyon na sa panahon ito nagpatunay sila ang lahi ng mga propeta. Tuloy po natin. Okay, so ito po yun. Oh. At ito pong mga Samaritan ay namit o nakasalamuha ni Propeta Muhammad. Ito po yung video niya. Mamaya na po natin yung play. So ito po, we sent down, sabi sa Surah 544 Sakit International. And then we sent down the Torah in which was guidance and light. Ano to yung Torah? The guidance and light. Yung Torah na yan, mga kapatid, no? Na natili pa yan sa Israel, mga kapatid. At yung pagka-copy yan at pagka-translate yan, exacto pa rin, mga kapatid. Walang kulang, walang lag. Hindi lamang, kaya lang doon sa ibang translation, may question yan. Kaya hinahanap pa rin natin yung pinakamagandang translation. Nasabi dyan, the prophets who submitted to Allah judged by it for the Jews as did the rabbis and the scholars by that with which they were entrusted of the scripture of Allah. Ibig sabihin, ang kasulatan ng Allah na tinutukoy dito ay ang Torah, mga kapatid. At sa Torah, nababasa ang pangalan ng Allah. Kaya, dito natin masasabi, mga kapatid, na ito pong connection natin between the ancient prophets, unang-una ay yung pangalang banal. Dahil ang sinasamba natin ay Yahweh, ang ating sinasamba ay si Yahweh, na siyang sinasamba din ng mga propeta, masasabi natin na tayo po ang sumusunod sa reliyon ng mga propeta. Alright. Okay, so, nasabi po kanina ni kapatid Indasan about the, ito pong si Arab na counselor o kaya advisor ni Propeta Moshe. Nasabi isang Arabo daw at isang tinatawag natin na Kohen. Ipakikita ko po sa pamagitan nitong aklat na sinulat po ni Justice Rasul sa Muslim po ito. Maranaw, Muslim niya tayo. Sabi niya po rito sa kanyang page, chapter 26, no? Page 26, sabi niya po rito. Page 31, sabi niya po, the wife of Moses was a worshiper of God named Yahu. Yan ya? Sino yung asawa ni Moses? Sino yan? Sipora. Ang tatay ni Sipora ay Jethro. Alright, yung binabanggit niya kanina na isang Arabo. Pero bilang isang Arabo, sino sinasamba nila? Yahu, who became Yahweh. So sabi dito, the daughter of the Midianite priest instructed Moses in, sabi diyan, echoes of the desert origin of the Hebrews abound in the Old Testament. Nangangalugan, kung ang isang Arabo ay bigyan ng Allah ng biyaya at makaintindi sa pagbigkas ng banal na pangalan Yahweh, maiintindihan niya. Pero kung hindi, hindi nila magagawa ng bigkas ang banal na pangalan. So tuloy pa po natin. Sabi nila, internal evidence. Tama po ba yung pagdilipin dahil sa mga evidence. We have also internal evidence. Ang nakita natin kanina ay external evidence. Meron din naman tayo internal evidence. Na ang gusto mangyari, katulad ganyan sa internal evidence ni kapatid Rashid, ay galing sa Quran, sa sarili ng akla. Meron din naman tayo sa sarili ng akla. This we call the Sipa, the Book of Remembrance. At sa amin pong internal evidence, babasahin po natin. Dito po sa chapter 4,
pwede po ma-invest. Opo. Pwede po na. Diba? Gusto ko mag-kape. Nanginginig na ako. May kape yata tayo. 4:58. Pwede naman po mag-invest. Chapter 4, verse 58. Pwede raw matimpla. Pwede raw matimpla. Alright. Ito po ang sinasabi. Si Par of Alion Yahweh, chapter 4, verse 15. So, wikang Tagalog. Kayong mga gumagawa ng tamang pamamaraan ng pagsamba sa akin ay katuparan ng mga propesiya ni Propeta Yeshayahu at ni Malakiyahu. Kaya't magpakatatag kayo at magtulungan upang makilala at may pagtaguyod ninyo ang dakilang misyon na aking iniatang sa inyo. Kayo ang kasalukuyang reliyon. Kayo ang kasalukuyang reliyon ng mga propeta. At kayo ay tatawaging Yahwisen sapagkat kayo ay aking mga mananang. Internal evidence pa. Pero higit na mas marami ang external evidence. Nagpatotoo kami, sa aming patotoo, marami ang nagpatunay na hindi namin negro. So, the artifacts, patunayan pa natin po na isa pa pong patunay, yung wisdom is the religion of the prophets. Ito po. Ito po ay Webster Dictionary. Sa Webster Dictionary, sinasabi po, yung wisdom, the ancient Hebrew religion centered on the monotheistic worship of Yahweh. So, ibig sabihin, external evidence, the people that is not member of our congregation ay nagpatutuo rin na ang Yahwism po ay siyang reliyon ng mga sinaunang mga propeta na nakasentro ito sa iisang dapat sambahin. Ang pangalan po ay Yahweh. Kaya mapalad po ang ating pong mga kapatid na Muslim na nakarating dito dahil nakikita at nakita nila na ito pong sinasamba natin na si Yahweh, iyan na po pala ang sinamba ng mga sinaunang mga propeta. Para masabi mo na ikaw ay totoong hindi naligaw, kailangan matagpuan mo at kailangan makita mo ang tunay na pangalan na sinasamba ng mga sinaunang mga propeta. Hindi po dapat kumbaga, ang ebidensya mo hindi dapat nang gagaling lamang sa sarili mo. Kaya napakapalad ng ating mga kapatid na Muslim. Dahil sa pagkakataon ito'y nakilalanan niya, nalaman nila ang banal na pangalan na dakilang malika, ito po'y napakahalaga. At mamaya patutunayan po natin na kahit dito po, tanggap ba ng mga Muslim scholars, papakinggan po natin. We're watching Lato for Ants Speak. Now we answer questions we've received from you, our viewers. If you have a question yourself, visit our website, forantspeaks.com. Okay, but this year, here are several questions about Yahweh. So the first question is, what does the word Yahweh mean? And does it appear in the Bible? The word Yahweh is Hebrew, meaning He is, and that is taken to be the name of God. It's not mentioned in this full form in the Bible. In the Bible, only the four consonants are mentioned, Y-H-W-H, and scholars now fill it out to say that Yahweh is the best pronunciation. Now, according to the Bible, this and only this Yahweh is God. There is no other. And since the Quran speaks about the God of Abraham, the God basically of the Bible, as the only true God, then the Quranic God and the biblical God is the same God. In the Quran, of course, God is referred to as Allah, and that in Arabic is the name of God, and that name of God is used also by Arabic-speaking Christians and Jews. And in fact, in Arabic translations of the Bible, we find the word Allah also used, but not as a translation of Yahweh, as a translation of Elohim. No. So this next question is, are Yahweh the Bible and Allah the same God? I basically answered, but I want to elaborate on that. I don't know how much time we have, but very quickly. Yeah.
The Quran is very clear that Muslims should say to our Christian and Jewish friends, Ilahuna wa ilahukum wahid, our God and your God is one. And the Quran, for example, in Surah 2, verse 163, says, Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahman rahim, and your God is one God, there is no God but Him, the Beneficent, the Merciful One. So throughout the Quran is saying this is there's only one God, and identifies that as the God of Abraham and Isaac and Jacob. For example, in Surah 2 again, the Quran says that were you present when Jacob, when death came to Jacob, when he said to his sons, what are you going to worship after me? And they say, Na'budu ilahakum wa ilaha abaikum Ibrahim wa Isma'ila ilaha wahida, we are going to worship your God. And the God of your father Abraham and Isaac, it is only one God. So this is the God that the Quran is inviting us always and impelling us to worship. It is the God of the Bible. The God of the Bible. Your answer. You're welcome. Yeah. That's all the time we have. Visit our website, QuranSpeaks.com, and check out our YouTube channel. Watching what the Quran speaks. Now we answer questions we receive from you, our viewers. If you have a question yourself, visit our website, QuranSpeaks.com. Okay, Bashir, here's a question about the word Yahweh. So the person is asking, what does it mean? And does it appear in the Quran in any movie form? The word Yahweh is a modern pronunciation and an approximation of four letters which appear in the Hebrew Bible, YHWH, we could say in English. And nobody knows how exactly the name of God given by these four letters in the Hebrew Bible should be pronounced. But we say Yahweh, this is what many academic scholars would arrive at. Now this is related to the story of Moses in the book of Exodus, when Moses said it to God in Exodus chapter 3, verse 14, what should I tell them when people ask me what is the name of God? So God says to him, Ehye Asher Ehye, which means I will be what I will be, or I am what I am. In a way, it looks like a refusal to give the name, but from the... Sige po lang ito, may naalala ko. Ito po ay aklat ninyo, maniniwala, aklat ko ninyo. Dito po sa aklat ninyo ay babasahin ko po yung sinasabi po rito na ano ang patutuo ng mga rabo. Kasi mga rabo, kapatid nila ang mga Hudyo kay Propeta Abraham. Tama po ba? Sa lahi. So kilala nila ang, kung ano ang pronounce sa mga kapatid nilang Hudyo. Ganito po ang pronounce. Sabi po rito sa page 14. Opo. Hindi po ito galing, ha? Opo. The Jews thought it to be an act of irreverence to utter the word God. So they call him by pronoun Yahweh. Kanina po ba, brother? Yahweh. Yahweh. Which means, O God. Ang pakaw. Alhamdulillah, rabbil alamin, at ang pagkakul, pasasalamat ko sa Allah, Panginoon, ang Rab, ang lahat ng Diyos. Bueno, maganda to, no? Tuto ko kay Cohen, no? Pero gusto ko lang palalaki, Cohen. Ang aming bupak sa anong reliyon? Yung pangalan po ng reliyon na pinag-usapan po natin. Nag-stick to siya doon sa inakala niyang tamang pagbigkas ng YHWH. Kasi inaantay ko po sa kanya yung Yawisim. Sana binigay ng Lord na Yawisim talaga ang pangalan. Although gumamit siya na tinatawag yung internal evidence, kasi kala ko ayaw yung internal evidence ng ito. Kasi binatikos niya ako sa paggamit ko ng internal evidence ng Quran. Eh siyempre naman, ito yung aking akla at hindi ko ito ginawa. Pero gumamit din ako ng external, di ba? Mamaya, pabalik ako external evidence ko. Yung kanyang internal ay with all respect naman kay Cohen. Ang ina-expect ko, Bible ang gagamitin ni Cohen. Meron siya pinakita si Pa, hindi ko alam, with all respect, ha? Inform us, sino kung may gawa nun? Naipahayag. Kasi nung unang pag-uusap ko namin, tinatanggap daw niya ang Old Testament. So I presume sa Old Testament natin mababasa yung Yahwisi. And there's nothing wrong. Because what made God to stop him to tell us the name of his religion?
Nasa namang mababasa natin word for word sa Quranic Karim. Ibo ba? E bakit wala tayong nakita sa Bible na Yahweh sin? Okay. Ngayon, ano ang name ng meron siyang pinanggit kanina? Kadosh. Ibo ba? Bakit wala daw salitang banal sa Quran? Meron. Meron. Ito po ha, pakinggan natin yung chapter. Pasahin mo yung Quran. Meron mo tayo kanina. Chapter 53. Ano ba? Verse 9. Pasahin natin sa labi. Wong ako'y diba yung isyitar natin. Wallahu alladhi la ilaha illa hu. 59. عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس دكين الملك القدوس بارنغني كفرهن القدوس القدوس أم بانال ميرو با السلام free from all defects. Walang kapintasan. Ang sabi ko ay kanina, hindi pangalan yan. Yan ay attributes. Ang dalila. Okay. Unang-una, mababasa mo sa Quran, al-asnati was-sifat. Ang mababasa mo dito, al-husna, wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahu al-asnaul husna. Ano yung husna? Al-asna. Pangalan. Ito raw ang mga pangalan. Pakibasa mo nga, 24. Ang sabi nito, He is Allah, the creator, the inventor of all things, the bestower of forms. To Him belong the best name. The best name. Sa Kanya, ang mga pinakamainam na pangalan. O pangalan. Bakit? Kasi yun bubang katangian, hindi pwedeng maging pangalan. Maganda. Hindi ba pangalan din na? Pero po yun, may Al-Quddus. Al-Quddus. Sa Quran. Meron pa. Eh sa Bible, may to respect mo. Hindi natin pinag-usapin kung dati sa Bible. Pinag-usapan pa yun. As-salam. Ang free from all the pests ng sakdal. So, tapos, salamat po po. Pinakita niyo si Shaber Ali. Isa po yun sa mga hindi kilala ng apologetics sa Islam. Pero sa bibig mismo ni Shaber Ali, ang sabi niya, ang salitang niya is a modern word and approximately. Bakit mo nagamit si Shaber Ali? Diba? Pagkatapos gumamit si Koilisan, ang pangalan daw na Yahweh, ay O Thou. Yung nga pinaliwanag ko po yun eh. Granting. Kay Yahweh. Kay Yahoo. Kay Yuhu. Katulad ng pangalakalabang mo natin ko alam. Kay Yahuwa. Hindi pa rin pangalan po sa amin. Walang problema ho niya. Kahit tawagin ko siyang Yahuwa ngayon, kasi siya naman ay what? O He. Ang ibig sabihin ng Yahuwa ay O Siya. Sa Quran mababasa mo eh. Wallahu alladhi la ilaha illa hu. Kita mo nando yung huwa. Walang duna, walang Diyos, kundi siya. Allahu la ilaha illa. Allah, walang Diyos, kundi siya. Ngayon, ang sabi niya, ang Allah raw ay hindi para. Pinagsamang salita, ano ko na, ang at saka ilah. Ay babasahin sila. Hindi ko pangalan talaga. Bakit? Basahin natin ha. Pwede na pakibasa mo nga in chapter 3 ng Surah Al-Baqarah. O Surah Al-Baqarah, chapter 2 verse 255. Unay mo muna sa tahap, sorry. Nagpakilala siya kay Nabi Musa alayhi salam. Ha? Nagpakilala siya. Kaya ngayon ang reputation ko eh. Tingnan nyo kanina, kaya hindi ako naniniwala, biblically speaking, kilala ni Moses yung salitang Yahweh. Kay Jehovah pa yan, kay Yahweh pa yan. Kasi sabi ni Moses, isang dalilan po, inuutosan niyo ako.
Sabi ni Yahweh, o ni Jehovah, kasi Jehovah makita mo sa Bible. Ha? Kay Moises, sinusubo ko tayo Israel. Pero sabi ni Moises, di ba? Pero ano yung conversation nila? Sabi ni Yahweh, ni Jehovah, kay Moises, pumunta ko sa Israelita. Ano sabi ni Moises? Sundali lang po, kaya tatanong nila ako, sino nagsubo sa'yo? Ano pong pangalan ang sasabihin ko? Eh kung Yahweh talaga, kung Jehovah talaga, kung YHWH talaga pangalan, bakit tinanong pa ni Moises? Kaya mo nang pakilala pa siya. Ako yung siya ko nga. May sagot ako diyan bakit ganun nakalagay sa Biblia. Hindi ko mo nang papaksa ngayon. Kasi pinaksa ko na yun eh. Di ba? Pangalan ba yung Ama? Anong pangalan ang sinabi ng Diyos nung siya'y nagpakilala kay Nabi Musa alayhis salam? Ayon sa Quran. Basa niya. Innani ana Allah. La ilaha illa ana. Fa'budni. Aqimus salata wa dhikri. Ano sabi niya? Verily, I am Allah. Oh, I am Allah. Tunay na ako ay si Allah. Tunay. So worship me and perform a salah for my remembrance. La ilaha illa Allah. None has right to be worshipped but I. Oh, sabihin, tunay na ako ay si Allah. Walang dapat sabihin kundi ako. Walang Diyos. Ibig sabihin, walang Diyos. Ang ila ko si Diyos. Kaya pag binasa mo ang chapter 3, Surah Al-Baqarah 255. Kaya itong proceed. Allah. Tignan ha. Allah. Allahu la ilaha illa. Ano sabihin nun? None has right to be worshipped but He. Allah, there is no God but He. Si Allah, wala ng ila, wala ng Diyos, no God but He. Pangalan po. Pangalan talaga. Ngayon, may jury. Mababasa dito, si Kohen. Siguro, binasa niya sa isang Arab. Nakuha niya sa website. Ha? Most likely, ito ay combination ng al-definite at saka ila. Kaya naging Allah, sabi ng iba. And there's nothing wrong with that. Therefore, ang pangalan ng Allah ay ang Diyos. At ito ang nagpakilala sa mga ancient. Kaya, gumamit po ako ng external evidence. Go ahead. Eh, ito, Scofield. Kilala po ito. Kristiyano po ito. Tingnan nyo. Hindi naman nyo hindi naman po ninyo makakatwa. Yung Elohim, may pangalan din. Di ba? Pangalan din. Kaya, sabi mo dito, ano yung footnotes po ni Reverend Scofield? Elohim, sometimes El, or Ella. The first, ito pa, Allah, to swear, to bind oneself, by no, eto. Kaya nga yung second edition nito, wala na yung Allah eh, kasi ginagamit ng Muslim. Eh, mahal ito eh, isang libro, Scofield. At yung Arabic Bible na mas matanda pa sa Bible na meron tayo ngayon, 11th century, Bandai, puro Allah po nakalagay ito. Puro Allah. So, kung hindi natin pinag-aralan ngayon kung ano talaga pangalan, wala namang problema sa amin. Halimbawa, yung Yahuwah. Eh, sabi ko sa inyo, yung Yahuwah,